Ika-anim ng Marso, Biyernes, sa unang linggo ng Kwaresma. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo na kung hindi mas ganap ang inyong kabanalan kaysa sa mga guro ng batas at mga pariseo, hinding-hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. Narinig na ninyo na sinabi sa inyong mga ninuno, huwag kang papatay, dapat managot ang pumatay. Sinasabi ko naman sa inyo, mananagot ang sino mang nagagalit sa kanyang kapatid. Mananagot sa sanggunian ang sino mang uminsulto sa kanyang kapatid. Nararapat lamang na itapon sa apoy ng impyerno ang sino mang manghiya sa kanyang kapatid. Kaya sa paglalagay mo sa altar ng iyong hain at naalaala mong may reklamo sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong hain sa harap ng altar at puntahan mo ang iyong kapatid para makipagkasundo sa kanya. At saka ka bumalik at ialay ang iyong hain sa Diyos. Makipagkasundo na sa iyong kaaway habang papunta pa kayo sa hukuman. At baka ipaubaya ka niya sa hukom na magpapaubaya naman sa iyo sa pulisya na magkukulong sa iyo. Talagang sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, puntahan mo ang iyong kapatid para makipagkasundo sa kanya at saka ka bumalik at ialay ang iyong hain sa Diyos. Mas nanaisin ng Diyos ang isang malinis na puso kaysa sa mga mamahaling handog sa templo. Ipinapakita sa atin ni Jesus ang tunay na mahalaga at ito ay ang paghingi ng tawad at ang magpatawad. Kung kaya nga, sa bawat misang ating dinadaluhan, dalawang beses tayong umaamin sa ating pagiging hindi karapat-dapat kay Jesus. Bago makinig sa mga salita ng Diyos at bago tanggapin ang kanyang katawan at dugo sa komunyon. Mahal tayo ng Diyos, kaya lagi niya tayong binibigyan ng pagkakataong magsisi. Mahirap din ang pakiramdam na laging may tinadalang kabigatan sa dibdib. Magpatawad na tayo habang maaga pa. Pagsasagawa, huwag mo nang hintayin na lapitan ka ng taong nakagawa sa iyo ng masama. Tanda ng kababaang loob, mauna ka ng makipagkasundo hanggat nakaaalala ka pa.